Hey guys, welcome to another video. So in this video, pakita ko sa inyo ang network setup ko. Kasi I just upgraded my network into gigabit. Before, ang transfer speed ko is around 100 megabits per second lang. Ngayon, 1 gigabit per second na. So pakita ko lang sa inyo. Wait lang. So, una, binili ko to. Ito, binigay ng PLDT, as you can see. And, ito, I bought this for 4,900 pesos. Ng 24 ports to. Yan. So, pero konti pa lang computer na connect. Ng this, 24-port TP-Link na gigabit, 4,900. And also, I bought this one. Ito, ng gigabit, gigabit to na ano, Wi-Fi router, TP-Link rin ang brand. So, yan ang PLDT and also ang power. So, I try to tidy up ang mga cables as much as possible. So, ang flow ko, meron ano, ng ito pong main router ko, pinigay na PLDT. So, meron tayong line, pumupunta dito sa router na to. Yan. So, and this, and then meron naman akong another line going, papunta, going dito sa gigabit network switch ko. Yan, so, nang ito nakakonect sa PLDT and then ang ito nakakonect dito. So, the network switch is being managed by my gigabit na TP-Link router. So, do you need to buy one in order ng kung ano? Hindi naman talaga, kailangan mo talaga ito, pero I just want to get the most out of it. Gusto ko makuha ang 100 megabytes per second na transfer speed kasi I'm planning to upgrade my business into a diskless na mga computer shop kasi dito piso ano to eh nasa piso net shop tayo ngayon. So, ang nakalagay dito sa likod, ito ang internet na line. This naka-connect to sa Wi-Fi router natin na gigabit. And then another line ito nang papunta to sa kwarto ko. So, sobrang haba to. I think this is around 60 meters na Cat 5. By the way, this is Cat 5. No? Luma na to. Like, papunta to sa kwarto ko. Pero, ito, Cat 6. Cat 6. The rest Cat 6 or Cat 5E. So, yan. As you can see, meron makita kayo na cables going up. There. There, yan. So, ngayon, close kami, guys. Nang, since pandemic ngayon at medyo down ang ano, I only upgraded 4 na units. So, yan, nakagigabit connection sila lahat. So, ang transfer speed ng mga files is 100 megabytes per second. So, don't confuse megabit and megabytes. So, nang ngayon mabilis na ang mag-update, mag-patch, mag-transfer. Usually, ano eh, nang kung meron bagong update dito sa server computer dito, nang I just copy paste all the files, send ko lang lahat and wala nang problem. Mga 2 minutes lang tapos ng patch na lahat ng computer. So itong PisoNet shop ko guys, kaka-close lang namin nang kasi Saturday ngayon. Kasi guys, nang usually when people put up a PisoNet shop, nang they forget na okay lang makalagay sila ng 4 na computers, 10 computers, and then ang network, pinabayaan nila. Basta maka-connect lang sa internet, goods na. So, that's my mistake when I first started my business. Pero, nang nanotice ko meron ano eh, like, I want to upgrade, update the files, naga mabilis. So, I'm only getting 10 megabytes per second lang. So, I did my research, nang nakita ko, I need to upgrade sa, ano, sa gigabit na connection. So, ngayon, ano na, nang ngayon, gigabit ng ano, most of the computer. So, soon, nang mag-back to normal na, if mag-face-to-face classes na, I think dadami na dito mga customers ulit. And then, maka-upgrade ako. And also, yan, if meron ko yung business or kahit home, ano lang, home setup lang, I highly recommend you don't take for granted ang mga wiring at ano, hindi lang okay na maka-connect ka na sa internet at pabayaan mo na hindi. Dapat meron dyan sa mga settings like a good Wi-Fi password, pangalan na ano. So, and also ang cables nyo. So, dapat organized, ano, kasi minsan
I had experience na pinabayaan ko lang at ano nang kinain ng daga ang cables ko. Like a zoom out view. Pasensya ko lang kung medyo messy kasi I just finished this entire setup lang. So hindi pa ako naka general cleaning. So medyo messy to kasi I have to drill holes. I have to drill holes dyan sa taas para ma-put ko talaga in place. So this is the counter, guys. Yan. So recap ko lang. Yan ang main router for PLDT. And then ang ito, naka-connect dyan. Ang ito naman, naka-connect dyan. And then I have a very long na cable papunta yan sa kwarto ko. Kasi meron din akong piso Wi-Fi business. I provide internet sa mga kapitbahay ko. So I needed that. So later, I'll give you a tour sa likod ng bahay namin, ng network. So yeah, I try to do it as much as clean as possible talaga. Kasi ang hirap lang, messy ang cables. So I try to, na-screw ko sa lahat at nakita ko tong plywood na malaki sa likod ng bahay namin. So ito naman sa mga computers. So this is the cable management ko, guys. Pasensya ka na kung ano. Yan. So I have to order mga cables to. I have to, ano, made to order talaga. Yan ang muna, naka-cat 6. Naka-cat 6 and naka-cat 6. So, I tried transferring Crossfire, isang game, ng, it only took around 3 minutes lang, 3 to 5 minutes. Nang punta naman tayo sa likod, pakita ko sa inyo, ang setup ko naman sa piso Wi-Fi ko na business. Pasensya ka na sa plastic kasi ay put a plastic cover dito sa ano ko nang kasi nang ano eh nasa labas to, pakita ko na sa inyo yan sa labas ng kwarto ko. So I put my Wi-Fi, my network switch sa hindi to gigabyte ng 300 megabits per second lang to. Same din 300 megabits per second. So ang max transfer speed ko is around 30 megabytes per second. So ito ang mga ano ko sa piso Wi-Fi ko. Wait lang. Yan. So right now I have 5 clients. Naka ano yan, naka-disperse yan all throughout my neighborhood. So ayan, naka ano ng electrical wiring and then everything. And then I have this, the Omada controller. This is the brain. Itong brain, mahal to, binili ko to for 3,000 pesos. This is the one, this device. Ito nagko-control. Ito nagko-control ng mga piso Wi-Fi at ang mga cellphone nagko-connect sa ano, sa Wi-Fi ko, sa access point. So, this is the one that handles all cellphone and all the timer and lahat. So, kung masira to, wala talaga. So, that's why I put this plastic cover so that ng para kung mag-ulan, hindi to masira. So, last night, malakas ang ulan. So far, okay naman ang ano, hindi, wala may nabasa. So, this is it, guys. Yan, this is ano, ng setup ng piso Wi-Fi business ko. And nasa labas na lang kwarto ko. The reason I put it outside my room, yan namin ano ko. The reason I put this outside my room, kasi nang minsan wala ako sa bahay, and then what if something happens, makita talaga nila. Kasi I usually lock my room nang pinapadlakan ko when I leave. And I put it here outside just in case for may problema sa wiring or anything nang matawagan nila, they can just call me and then makita nila and they don't have to access my room. So ang problem ko lang dito nang just trying to make the plastic cover very presentable lang kasi yung ginagawa ko, I use a lot of cable tile. Yan ang sikreto dito, cable ties lang talaga. Pakita ko lang sir, yan ang TP-Link EAP110. That's my access point para sa neighborhood namin kasi minsan may mga tao nagko-connect. Yan. I think I'll end the video here. Nang if you have questions about sa networking and then sa mga gigabit and then megabit, mga ganyan. So feel free to leave a message sa comment section and also leave a contact me sa Facebook page ko. So I'll see you on the next video. Peace!